All MPLPA Champions, Season 1 to Season 13. Check, no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess, and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop. Stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Go! Nako, eto na dito natin mga kaibigan, yung bagong ikwento mo sa bagong nagkakasaykuhan lang. Oh, nakuha dito ni Kuya Saver. At eto na ang triple swift na inihintay mo. Tanggal lang ba to? O tingnan ba to? Habol ba kay Bobby D? Nakuha si Bobby D. Si Kuya D. Doon sa ating rupi. Kuha kay Dako 2v1 dito. And partial we gonna kill para dito sa ating akay mga kaibigan. Ako po. Big Hero 6 takbo. Grabe. Eto na yung ibon. Yung ibon na ilumilipat mga kaibigan. Oh! Kaibigan. Sa pool na sa pool! Ibon mang may layang lumipad! Grabe naman sa Pilipinas. Maraming salamat sa lahat na nunood ngayon. Pero si Pew nakakuha na natin, ladies and gentlemen. At nakakuha ng isang tets once again on this Lolita. Pakainin mo ng lollipop. Coco Marti, sana naghahanap ng Bebe Girl dito sa ating likuran. Ladies and gentlemen, but pain here ang maiiwanan. He has the immortality. Coco Martis! Coco Martis! Was able to get the alpha and pain napansin na. Will the kill be completed? Tank for tank 2v1. Napakakunat. Pero si Coco Martis, kung wala ka nang maintindihan. At first time na matay. First time na matay ni Coco Martis. Wala na pong episode. Pero 11-12. Then, Kuya Tets, madali magic. Bring this magic shield. Op. Ay, si Coco Martis. Op. Pero, op. Kinagat. Kinagat ng Seven Lions. Mga kaibigan. Ay, naun naman. Naka-channel na yun, Omion Blas eh. Grabe yung mga kagataan, Max Fight. Sinipay pa rin dyan niya mismo sa mismong base. Pero mga masyado lang later comes, Fanny. Eto na. Pew! Eto na si Fanny, mga kaibigan. Wala siyang nagawa. Walang damage, mga kaibigan. Oh my G! Maporol yung blades, hindi natasahan, mga kaibigan. Grabe naman. Ngayon, alam ko na kung ba't may pantasa ang lapis. Hay, nako. Mga kaibigan. Wala siyang makabitang wall. Doon sila sa pinakamaluwag na lugar ng team fight. At dahil shoutout sa Puntun, palitan nyo na yung pangalan. Gawin nyo ng Yelly Haze. Yung Chu, no? Oo, oh, yung Chu. Ibang level sa sobrang legit. Dito. Pero Coco is checked. He is 9 dogs, he's taking over at least. Oh! Rotary impact! Grabe! Palayo! Oh my God, Coco! Sobrang impactful ng rotary na impact. Grabe! Oh. Ay, nako. At si Kuya Tets ay nawala. At mukhang eto na ata ang simula. Nakatapusan. Yes. Yung mga kaibigan, Lancelot feels very safe. Oh no, tingnan natin dito, pumapasok na naman si Yi. Nag-i-enjoy si Yilis dito, pare. Si Demon, panay-drive lang. Panay-drive lang. Tokyo Drift. Na-dodge pa ni Lancelot. Nagkakasukan mga kaibigan. Linash Light, pero Kagura with the second skill. Yeah, at ayun na. Rasho, Flawla, pero si Flawla, si Dito, hinap naman. Mula dito ni Lele, sa Bison Talk. Tingman mo ang kamaon ng AEM dito, pero hindi pa rin yung tapos. Sa finest, the Phantom Execution there. Grabe. Off by the Lancelot, go for the chase para kay T. And still, Yelly Ace is doing it another way of the dragon. The way pinasa kay Nibo. Of the dragon. Meron pa mauhuli. Kaya din ang cooldown dito, pero si Yako ay nakontrol. Sabay sa harap si Yelly Ace dito. And we're gonna backline here, the dream aiming for pain. Phantom Execution doon sa harapan. Meron daw si Slay, hima sa harang Heldrick as well. And more blows na pinasok pa rin. You have slain an enemy. Tapos! Ating Bobby D, go for the chase! Ladies and gentlemen! Tingnan ang kasaysayan! Dahil ang Aether Maid ang inyong magiging pinakaunang kampiyon! Grabe! Ang lahat ay may katapusan! O baka
ano, well, eto na yun eh. Tamang party lang. Tamang party lang. Ladies and gentlemen, even nag-cheer na yung mga tao. Sabi nga ni Doggy, pag in-announce natin, tapos na dito, but AEM will take the final play on this one. Tamang ikot. Tamang ikot lang. Ikot, ikot lang. Because in just a few moments, they're waiting out for the 3 million pesos. Ladies and gentlemen, isa na namang phantom execution mula kay Payne. Tama ka dyan, the 3 million pesos. Sabay-sabay na DP. Sabay-sabay na DP. Focus na, ladies and gentlemen. At yan ay tunay na, mga kaibigan, mo lamay sa magingay para sa inyong champion. Your champions! Sa buong journey na dito sa MPL, isang beses lang sila natalo. 20-1 ang score nila. And syempre, uulitin ko, your champions! And once again, you will win 32,084 US dollars. And of course, a trophy. Someone get this. Please. Someone get this. All right. And of course, once again, the champions of the MPL 2018 Philippines, Aether May! All right, so may I invite Ms. Sherry here for a great photo opportunity? Boxing, sipain mo na rin, mga kaibigan. Of course, bring in the pain. Captain Payne, asya naman ang pagbibigay. El Capitan! Dito nagsignal. El Capitan! El Capitan is down! Tapos suntan mo palang mage stand yan! And that's gonna be Yuji! Two members block out mula sa Red Esports. Grabe, tuloy-tuloy ang pagbubusabos dito ng Signal Ultra. Hindi pa nagko-call yung referee. Lalaro ng Mobile Legends. Yung 0.1 seconds na yun, pwede kayong matalo. Boy. Very interesting talagang items coming in from Yuji. He's still entering this one. Ay, naku po! P.O.D. mo naman yung pinakinatimate mismo. Tapos yung Turtle down dito. Pero naku, eto na ang kabayo ni Barry Coco. Yatik-itik! Habang bumabari na si Yuji, missile mo, best! Nakaisa pa si Kuya Coco dito, pero pinagsisipa-sipa siya ni Kuya D. Napaka-ironic naman yun, kabayong pinagsisipa pa naman. Coco ay napitaas. Uy, ginawa po ko siya yung kinte. Buhay pa rin, mga kaibigan. Coco was able to walk away on this one. Pero tumatakbo na si Kuya Tet. Takbo, pero hindi. Lumilipad pala siya. Lipad habang may ere. Tinamaan siya dito ng missile. Pero mababouncer ni Kitty na humaharap. Yun yung pipitasin nyo ng isang mabilisan. Yabita, pero ang laki ng lakap na nagawa ni Payne dito sa mga membro ng Signal Ultra. Hindi na kailangan. Bura! Ang alis dito, mga kaibigan. Gagawing Sam yung si Payne. Pero tingnan natin kung inablock din. Yung damage na magagaling. Wala dito sa mga taga-signal. Pero tingnan natin si UG dito. Sumasidestep. Sidestep. Pero si Payne, ayan. Baka mabuhay. Baka ba? Mega kill para dito. Baka pero ba? Yan, Rambo Jackson. Kuya UG. UG boy. Yan, ta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 t. Tapos na papasok si Desaya. Now, pabalikan ang payo. Payo, kapatid. Yuji, main stand on a main stand. Yan, tatatatatatatat. Barilin mo, best. Barilin mo, best. Sabay takbo, pasok si Coco. Pero hindi nakakuha ng suntot dito. And Red Esports is still with the momentum. Ito na, Kuya D. Kuya D. Narat-rat na naman, Mike. Napakasakit, Kuya D. At ang daming tira ni Yuji, mga kaibigan. Ito ang Raygal. Marami ang bala. Hindi lang apat. Tingnan mo naman si Yuji. Bayan na bayan. Naka-double kill. Naka-triple kill. Meron bang battle ang makukuha din? Ay, nako. Kumbaga, sa pelikula, sabi ni Yuji, isang taang bala ka lang. Unlimited. The Lord already knocking here. Check mo na Alex, check mo na Selena. Tumatak si Yuji, bumalik ang tents. Pero wala tayo nakikita siya ng Blade Outslot. Dash in, dash out. Pero yung Lord si Disenyo nakimag 1v1 with the Lord. Meron ako po, nakaisa pa. Signal Ultra! Signal, pew, 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 pew. Signal Ultra! Yako tumatak po. Santa Ana Park Technique. Ya, digi-dig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 
Taiwan, Pakistan, Israeli, Iceland, Nina, pinakamahabang ni My Judgment. Hindi, mga kaibigan, hindi nahila, mga kaibigan, ginawang saranggola. Si Ace dito, takbo na lang Ace habang may lupa. Bumaba na! Oh! Sa pool ka na naman! Abi, salamat! Pero he's just doing it! This is a very crazy man! Ay, pero Ace! Ace still alive! Oh! Oh my God, this is too much! Masyado, pero si Ace, grabe
nadala sa sigaw dito. And Signal Ultra is going for a push. What are we seeing here? We got it! Alam na rin ng Brand Esports na kailangan nila ipamigay na lang yung Torre inner into the mid lane. If they want to protect these inhibitor turrets, maybe at worst, lose an inhibitor turret themselves. Reboy to the front line, lalapit yan. Pero sa top lane side, nag-check si Fuja kasi ako dito. Desanya, also the ultimate, ladies and gentlemen. We are nearing the championship moment kasi nagpo-push din. Mismo yung minion wave dito sa base. Wala lang intro-intro. Tatapusin ang Signal Ultra dito. And ladies and gentlemen, your champion! Kundi dalawa at makikita mo mukhang may hook na magagawa. Brilliance niya agad under Bro, under Rio at kera sila mismo dito. Let us see there, Beijing is goodbye. Laban pa rin ang kapatayan. Depensa si lang, depensa lang daw sabi ng Bren. Pero mukhang game ito on. Na game number one. Lilipad at lilipad pa rin. Hindi, pero hindi matapos. A-Rain over player. Still it's over. Si Rio, he wants to make the mistake. He's still fighting here. Oh, here comes Kinuwash. Psychic through. And that is it. Clearly, game one goes to Archangel. Oh, naku. Ito yung Shoryuk at Violet Requiem. Yeah. Special migration out. Nilabas ang Phantom. Rebo na gamol. Phantom stop. Naku, patay ito. Patay ito. Kinuwash. Okay, that is it, ladies and gentlemen. Tumatagod ng alam mamilyo, pero tuloy tayo sa laban natin. Champion ng Forever Casting is, of course, he's placing to win. At kita mo, wasak pa rin doon si Lasty ngayon. At wala pa rin napapatumpa mula sa side ng Bren Esports. Oh my G, sabi ni Captain Pain dito, let's go, Rebo. Ladies and gentlemen, Champion Team Forever wants to go for the pressure. The Lord has been slain. He's going for the push. Para sa Beleric dito. Oh my G! Na Medium Wave. Na Medium Wave going for the push as well. Pinatungan ang Lord. And it's still not yet over. Hindi pwede yan! Bren lang malakas! It ain't over till it's over, Bobby! Oh my G! Yes, my lord, but the timers are quite short. Ito let's go to the push! Haze pumasok! Ten, 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 ten! Ten, ten, ten! Nakumulado ang dalawa! Bren, mukhang mababaliktad pa, Kuya G! Yung nga mga kaibigan, but it's the throne saying it's goodbye! Bren Esports at match point here! Take this game, please! Kiliwas! Pinakamagandang win rate sa laro. Eto ang tanan siya, tatamaan si Jay dito. May kagatan pumula kay Rebo. Si Jay lumilipad lang. Yeah. Lipad technique. Pero katena ng ginto. Yeah. Pero still, AA ang namamayag pa. Yeah, AA yung 2-4-1 magiging 3-4-1. At pinalubog dyan ng mga patalim-talim dito ni Rio sa mukha mismo ng Bren Esports. This is looking yung Mayanig! Yung Mayanig! Ang Le Pavilion! There is Yo! He went all in! Archangel is gonna be finishing this instant. No, no medium wave available. There is Kinuwas as well. Focusing on the pain. Will this be the final team fight? Oh my G, Rebo ang natira dito kumakagat. There we go! Siya, si Kapitan ang natira. Lipad! Archangel, lipad! Ang bagong kampiyon ng MPL Season 3! Archangel! The redemption game, Revenge of the Fallen, the storyline, Kuya Shin, Jeff, Beauty Forever, I'm taking my talents to Munoz! Hindi na na-utilize ng Onyx yung Lord Baring Shin. Hindi na na-utilize. Mga kaibigan po sa kanina ng mga lado. Onko, meron agad. Penalty zone. Marami sa mga member dito ng Onyx DH. And now, atras ngayon si Baring Green. Re-engage kay Kelvin J. Araksan! He sparks! Anawa ng momentum! Sila! Sinipa, ladies and gentlemen, pero mukhang bitin. Si Oh My B. Hey! Pati yung screen! Pati yung screen! Pati yung screen! Sa sobrang intense ng laban natin, pati yung screen gumagalaw na! Grabe naman yun! Ops number 2! Oh my, this is 11-2 Lord! May hurricane dance na magagawa. Lensin, oh! Pinagkakaipota na sila! Pero ayaw nagkakamili pa ng mga item for 9 seconds para isa! Lunox dito! Green! Nako! Dalawa! Wala na siya magawa! Isa, dalawa, bala! Ang mawawala na! Yabi! Dalawa! Pero nagkabalitan sila! 1-4-1 lamang mga kaibigan members dito! Nag-slashpunch sa member side! Nakadepensa dito! Nag-effective mga member kayo ng Onyx PH! But Renzo is still alive! Into the blood tumalang skill! Ang ganda ng arrival mga kaibigan! Immortality! Pero ang daming nabuhay! Ay! Sabay-sabay kami! Sabay-sabay mga kaibigan! At ang manok na pula! Manok na pula! Manok na pula! 20 to 21! Yung manok na pula!
buhay pa rin. Siya na lang ang natitira, mga kaibigan, pero pagewang-gewang na rin kasi yung buhay niya, alangan-alangan na rin. Kita mo tumitihin, mga membro dito ng Sun Sparks. Naku po, yung perang di kaya, baba tayo. Magkulit nga eh, no? Ang binis eh. Sumali sa kainan, tignan natin yung Gerard Tanohan dyan. Onyx here, the winner final, di ba sila pleasure? Oh my, Glass Delicious, eto na ata ang creed na bumula kalate ang buhay, mga kaibigan. We want a game 5, pero buhay pa rin ang mga tao dito, lumabas na. Nila sa camera. Patapos na ba ang laban? Kalahati ang buhay ng Lord dito. KLBJ falling low. But meanwhile, sino yung nandun sa manang gilid? Ayun na! Oh, this is a big comeback! Butas na mga kaibigan! Si Pusa kinalaman na dito. Dalawa pa, triple kill ang Lakir by Dilar. And now there's only just one. Regio pala natin si Neta Pusa. Hinila, babalik ng balok na pula. Yung base! Isang one hit na lang! Isang one hit na lang, Kuya Shibu! Ganun sila kalapit para mapigilan ang Onyx maging champion! Grabe! Parang isang hipla ng buhok na lang! Oh my God! Kumapit. Oh my God! That's it! Patapos. Tatangki nila yung tira ng Torre. They have enough video reviewer. Limang segundo! Limang segundo! Dagdag insulto! Here we go! Eto na ba, ladies and gentlemen! Team Onyx PH! Tumayo dito si Raplesa! Ay, mayroon lang pala ka nila! Walang videos! Walang videos! We have a game pop! What was that? Ladies and gentlemen! Isa lang na wala dito, pero ang damage pala na ako lang yun sa side ng Sun Sparks. Negative over na po si Puntas na dito ang base ng Onyx! Oh my V! What you gonna do? If Sun Sparks runs wild on you? Now, we also have Iatro, buhay pa rin siya. Wow! Is this a comeback, Kuya Shin? Dahil Onyx PH namang nalamang na sila kanina, hindi pa rin nila natatapos to. Naku po! Comebacks, after comebacks, ano ba taon ang mga comeback? Mga ibang may dali na getting pop here, Pusa Ken, they're dying here, and still ang nasta si Dilar. Mga kaibigan, KLPJ, may nalasin sa rin Iatro. Oh no! Hindi sa mamahuli. Mas na rin ang base ng Onyx! Oh no! Onyx PH, cap it! Iatro! Nako! He's Iatro. Going for the bottom step! Nagawin for the base! Binibigil na ni Iatro! That's it! Your champion! Naka-FPL Season 4! I am Sun Sparks! Comeback is real! Pathway na ginawa ng ating high-loss camera, pataas pa ng konti. Mukhang si Jay mag- Ladies and gentlemen, let's see here. Takbong magnanakaw member dito kayo ng Onyx PH. Pero takbong palapit ulit ang kanilang gagawin as Iacnu was able to get the turnaround. Alam nilang wala na glorious pathway. Pwede naman silang lumaban ulit pabalik. Hey, pero still, it's gonna be Dilar! Kinakagat! Kinakagat Dilar! Ngat! Max bite! Mula sa likod, al sa demonyo, moderate inferno! 5 minutes ka pala! 5 minutes ka pala! Kids daw to, si Kilus! Kids daw to! Kids daw! Merong mission. Mission yun. Nakompleto, nagpakita si Dilar sa may mismong Lord. It allowed the members of Sun Sparks to fall back into the Lord. Pero yun na nga, wise now, revealing himself, at dun pa rin si Greedy. Di pa rin talaga nila nakita. They need to fall back. Well, oh my Venus, does any idea na hindi pwedeng umabante si Wise dito? Actually, kung buhay atro itong posisyon si Wise, lumapit si Wise! Sa laban! Ay, di! Sorry, alam siyo, mga kaibigan, ako, ito na naman ni Greed yung mission niya, but at what cost? KLBJ and Rapnisha. Grabe si Greed, no? Parang espiritista. Alam niya kung na Seshore is on the side of Onyx dahil buhay na si Greed. Yung pinaka-problema na natanggal nila, bumalik na naman. And grabe yung Lord na to, umay na din. Sabi niya, kanina pa kayo! Kanina pa, men. Pila ayuda, ladies and gentlemen, wala sa glorious pathway niya si Paring J. Kahit back ng todo rin si KBJ. Here comes Wise, Devastator! Isang turn na lang! Pero mama, look at the base! Look at the base! Ladies and gentlemen, nandun si Greed ngayon! Is there a minion wave? There is stop! Nag-reroll ngayon! Lar! Ladies and gentlemen, okay. Ultimate mo mismo ang detonize sa'yo! That's an artillery minion! Ladies and gentlemen, with Greed alone, that's gonna be the very first back-to-back championship natin ng Sun Sparks! Sobrang poetic nung moment! Greed! Getting the victory! Giving Sun Sparks the championship! Wow! Yes. Yung Season 2 na talagang tinitiran, binabalaan siya ng mga pana.
dito ni Pew. Habang ayun na nga ang mga in-out ni Carl TZ, tinamaan na naman. At mukhang pwede na natin isigaw. Game number one. Ilista nyo na sa tindahan. Bren Esports ang makakakuha. Pero hindi pa tapos, pero mukhang yun na rin naman yon. Didikit naman na dito yung mga minion wave dito for the Bren Esports. Ang ganda na kanilang panimula. Nakuubos halos lahat dito ang Omega. They have to resist dito, ha. Still looking forward to see gonna get the steal. The falling star mode. But alam ni Carl TZ. Spider sense mula sa Child Prodigy. Huli ka ngayon, Toshi Boy. Oh. It was a trap. All along, nahuli siya sa aking trap card. Toshi Boy. Nagigil ng konti si Carl TZ dito kay Toshi. Kaso medyo nasa awkward position ng Bren Esports, ha? Naku po, ito ang gusto nilang laban pero may nakakap sa tatlo. Ang ganda ng kuha ni Doc Ribo. Mawala sila si Lito para kay Hit. Pero yung paapoy ni Pew. Habang yung dragon ay narito na. Huli kayo, Omega. Apat ang nawala sa kanila. They can finish this one. Ito na ba ang katapusan ng Omega? Merong minions dito. Si Cardizi ang natira. Tatapusin na ng Bren. Ayaw na namin bakulan. Naku po, ito na yun. Bren Esports, ang pinakabagong kampiyon sa FPL Season 6. Hashtag Bren lang malakas! Oh, wow. The Barats doesn't matter on game number 6. The awkward position that was given to Bren, na-comeback nila yon. Wise will pop the vision and they will now disengage. But okay, Chakno, tuloy pa rin ang laban dito. That is the split. Summon Force coming in. Holy baptism para kay Eson. Wala si Chakno pero meron siya immortality dito. May shield. Pasok si KLBJ. Umikot-ikot. Blazing Duet. At nandukon pa rin si Renjo. Wala siyang mahuli. Sumabog si Renjo pero sumabog din si Venus. Pero oh my! Catching 3 doon sa bush. Mukhang ubos ang side ng Blacklist. Execration Nation! Sila ang mananalo para dito sa unang laban. Oh, no. Gusto nila may mangyari dito, Manji. Oh no, nakita nila na wala na yung Holy Baptism. Napagamit na ng Brilliance dito si OF Sandstorm mula kay Kelra. Pero yung burst dito ng Lunox, mawawala ang Kagura. Dalawa na ang wala sa side ng Execration. Pasok dito si Edward with a triple kill. At si Renjo, tumatakbo. Blacklist International. Apat sa kanila ang buhay. At sa tinagal-tagal ng prosesyon, sila ang makakakuha ng game number 3. Break the code. Para dito yung dalawang members ng Blacklist. May pasok na ngayon si Changlu. Monster kill para kay KBJ. Napakabilis nun. Pero si Wise makakuha pa rin ang kill. Pero tatlo na wala sa side ng Blacklist International. Nanaka pa si Rejo at si Kelra. The double K. Oh. Game to play. And they will save the day. Ending this game. 5 heroes are out. Execration Nation. 3-1. Ang Execration. Here we go. Pasok daw. Mayroong magandang hook na naman si Renjo. Tatamaan. Knockups para sa lahat. Pero nagpailaw na si Oh My Venus. Sabay si Chakno ay hindi na rin mabubuhay. Uhook City. Uhook yan, boy. Sabi ni Eson. KLBJ maiwan dito. Napagamit na lang ng Desperate Blazing Duet. Apat ang nawala sa Rob Luna, mukhang game 7. Let's end this like legit. Sabi ngayon ni Venus, wala na rin si Ito Max. 50 seconds. Downtown punches mula dito kay Wise and Blacklist International. Ito na ang pailaw muli ng Estes ni Venus. KLBJ, wala nang magagawa pa ang Exe. Here we go. Ang panibagong kampiyon ng MPL. Breaking codes. Blacklist International. That winning moment is brought to you by Oppo A94. Pangatlong beses ng VY tandem sa Grand Finals. And finally, nakuha nila ang kampiyonato. The Queen. Inabangan si Mikey, inabangan din si Wise. Nakita agad si Wise dito. Brilliance, nandito na ang dragon. Tent. Yung dragon, ako po. Sino yung nahuli ng dragon? That is going to be Maloyski. Nakapagawin si Maloyski ngayon. Nandito na si Mikey. Si Mimo na sa madalikod. Pero sinong nagkaulihan yung dragon na naman na nawala? O
Iconic pa rin ang buhay dito. Ooh. 1 minute down para Marky. Kay Vice. 1 minute down para kay Edward. Oh, Marky, ang bagong bad boy. Oh my glob, yatak si Marky. Pero still, the supremacy continues. This is Onyx Philippines getting 4 kills. Yes, nice. Shutdown gold ang kailangan ng Onyx. Meanwhile, nandito na naman sila sa purple. Napaka-important. Oh my glob! Oh, FDD play! Pero ma-shutdown siya ni Kyrie. This time, Kyrie, the present, killing spree. Kanina pa siya, nagkakaiwaiwa, slicing in the Z movements. Madadudge niya dito yung mga baby shark. Kyrie nag-farm ng konti. Pero syempre, si Aji ang kanyang main target. Kyrie versus Wise. Survive! Wise! Securing the wipeout! Dito ni Wise. Uy, oh my! Okay. Napakasakit. Sumakit si Baloyski. Pero nandito si na Edward at si Oh My Venus. Sabi nila, laban pa rin tayo. Flash cannon nilabas. Bakit? Shark pit. Pero yung dragon nandun din. Gusto rin kumagat ng dragon. Umiikot-ikot ngayon yung dragon. Knockups coming in for the watch. Si Bebo! Kumakapit pa ang Onyx this time. Pero si... sakit pa rin ni Wise. Baloy! Masakit pa rin si Edward. At si Bebo na lang ang natira. Oh my J! Anong champa-champa? Sabi ng Blacklist International Champion! Pabubuhay na mga players ng Onyx! Tapos na to! Oh! Ano na? Blacklist Saga continues! Oh my God! Two-time back-to-back! Still! Woo! The champions of MPL! Blacklist International! Grabe! May pera na ako pambili na kahit anong gusto ko. Anong bibilin mo with your prize money? Ano, mga bagay na hindi ko kailangan pero masaya ako pag nabili ko. At yan ang kasalan sa may pinakaling order na may manipulation. Di naman Ryzen para naman ka RST. Akan lang Lord and Nazi still into the backline. Oo, bulado na si Ryzen pero nabuhay pa siya. Nako, ang mga ata Omega. But Renzo will take one down Ryzen. Oh! Line down so to Kel Rally. Ni si Jeremy at sila manipulation. He's the only one remaining, and I think that's it. Si Ryzen is also defending, pero Lord naman ang RST as they bang all three members. Kasama na nilang Lord, make that four! Huli ka, pero hindi ka ulong! Dahil mas makakapanalo ang RST because of that clutch hook. Ryzen will try his best to defend this. Meron pang minions? Times three? Aray! Nangalahati ang buhay! Nilay di ba at may kahit na ginawa na rin si Kelra. Ang linis nito para sa side ng OMG. Walang team fight. Grand final sa 2-0. Pasok si Renzo at tapos. Barangay! RC, ito na ata ang tamang pagkakataon. Look at Light! Look at Light! Tanalo si Light dito! Kasama kay Ryzen! Naisupress siya across both ng is casted, ladies and gentlemen! Ito na yon. With the Newton Wave, they will focus to the base! Kelray still kiting back! Nag-dash out siya! Light! And that's it! That's it! Your champion ng LPL Season 9 ay ang RSG! RSG Philippines! The Kingslayers have proven their strength and determination. This is your champion for MPL Philippines Season 9. And finally, we always miss the thing about a fairy tale. Pero, would you please marry me? I will always say no. Ikaw si Coach Panda, best coach. It's a yes! Unang pag-set of play, maibig na si Wise. Wise ay mamamatay sa kamay ni Yawi habang meron namang immortality ang ibang players pero madedepensa rin pa rin ang Blacklist yung middle lane. Na-clear pa rin. There's your classic Echo pick-off. The fast break na finally nakita natin sa laban na to. Oh! Sanji with a wild charge habang si OF. OF is down. Edward na kanilang hinahabol. OMB with a flicker sa gitna ng Torre. Cartesi habulin. OMB is with a circling eagle habang si OMB ang kanilang target. Haji is done. A great escape pero not enough as nag-stretch si Yawi. Sakto kay Edward. Oh no! Meron na ka from the Lord. Okay, free hit para kay Barry Cutie. Sanji back away. OMB is there. Noong blast, kailangan nila mag-touch.
juice. Si Edward may iiwan. O may Venus halos walang point. Blazing do it! Para sa Magyo. Pero sakto yung Bulwark Shield. Habang yung Cold Outer ginamit na rin. Wise Tatalon. Again, hook lang muna. Ito na! Yes! Sakto sa tatlo. Pero papasok. Haji. Coin DC is down. Very cute is down as well. Pero may bawi inside ng Echo. Lalaban pa rin sila. Pero sa Cold Outer dito ni Owen. Owen with that double kill. Sanford. Sanford is alive. Klarong klaro. Ang shield ng Reyna ay itinasabi ng Blacklist. Wala ng Lord. Fake Lord lang yon. Dahil gusto na namin tapusin ang laban na to. Paparating na ang mga aesthetics ng Blacklist International! Si Rari Torres sa main middle lane. Cold Outer is there as well. Merong Minion Wave. Ang pagpupugay sa kampiyon ng LPL Season 10. Congratulations, Blacklist International! Pero ahabol pa ba yung kabila? You went to the rescue. Wise naman dito makukuha siya ng taunt. Real world manipulation. Kaso nga lang makakalabas dito sa pananahin si Call Tiki. Seven Force. Oh my plus God. The Numenon Blast Flicker mula kay Yawi. Makakahuli na naman silang isa. Pero magsusurvive naman yung royalty. Zero. Pero si Wise hindi ata nila titigilan. Umabot pa sa katulutuluan. At makakasecure na naman silang kill. Pero tumusok na si Carl Tusok. Pero pipilit din naman ni Edward na pumalag dito sa mga miyembro. Pero umabot na naman. Oh. Yung feather there strike tsaka grab. Oh man, ang tagal na naging skirmish na yun at ang daming nakuha ng Echo. Successful wow. Ang Blacklist International sa kanilang defense. Ito yung hinahanap natin para sa Blacklist International playmaking ultimates. Edward utilizing yung Arlott. Napakabilis nung final slash. Hindi man lang nakareact si... Oh my God. What? Wala, Wolf. Hindi ka na pinag-explain. Hindi ka na pinag-explain, Wolf. Kailangan mo na rin bilisan. 2 years in a row? 2 to 3 years. Kaso nga lang, offense daw, sabi ni Yawi. Pasak agad mula doon kay The Queen. And si Wise naman, mapapap yung immortality. Howl naman dito. E magsisimil kwago na talagang aabutin agad sa dulo. And yung Echo ay kukuha na naman ng isa. Blacklist International managed to defend this dahil yung Echo ayaw na naman papigil. Okay, tignan natin. Pasok ngayon. Oh my Venus, sa may Zaman Force naman ni Very Cute. Hahabol naman sila si Kitain. Mukha mahulin na din si The Queen. Ooh. Pero mabilis pa naman yung Death Timer. Si Immortality Puff nga lang para kay Edward. Naabangan nila. Lillard. Tapos may Lillard manipulation pa. And yung minions sa parating sapat ata. Hahabulin na sila ng mga orka. Pero ngayon, tuloy pa rin ang depensa. Pero ang call ng Echo ay yung pace. Ang kampiyon ng LPLPH Season 11, Echo! Echo, it is time to raise your trophy in 3, 2, 1. Congratulations! Echo is our Season 11 champion. Okay. Para yung favorite na mag-dive sa kanya. Doon sa last ni Sandy, wait. Natin, mahila na nagagawin. Mag-initiate ngayon ng Blacklist International. Pero chill lang daw. May nakap na gagawin ng Lord. May nakap sila kayo. Pero nasa madal likod, sina Super Marco. Super Marco, makamag-tactical na position out. Makamag-flicker din. Pero inaabot sa kanina na Edward. Binaban natin ngayon. Unite! Makukuha ni Kyle ang Lord. Pero bumabalat na rin ngayon ng Blacklist International. Tumatak Super Marco. Tinamaan ang anong Star Helix. Ooh! A double shot. Tumatakbo na ngayon ang side ng AB Brand. At doon na lumamang ang Blacklist International. Coming out from Edward. Sila naman ngayon mag-go. Set up is 3. Wow. Plus, syempre, yung Heavy Cross Bros. Ikaw, ni Super Marco. Ang pagbawi ng AB Brand ay nangyari. Wow. Kanya-kanya mga highlights ngayon ang ating dalawang kupunan. Paano nangyari? Paano nangyari doon sa middle lane? Kasi Zoe Road to Werewolf yata. Okay. Mukhang totoo na yung laban na to. May nakam na gagawin. Worthy up, coming Edward? In. Pero nag-ipit. Zone lang muna. At yung aso yung nakalasit. Sa lahat pa naman ng mga kalasit. Aso pa. May laban na gagawin ngayon ng AB Brand. Pero medyo makati talaga. Nandoon ngayon si Super Marco. Nag-win shot. Super Marco tumatakbo. Inaabot ngayon ni Edward. This time lumalamang ang AB Brand. Masyadong mabilis yung Tiger. Yung Tiger. Isang mabilis. Oh! What a speed move. Pero nahabol pa rin ni Agent Zero.
Zero. Nandito pa rin sina Ogwen. Dash in, Andy Dashan. Agent Zero Edward will survive. Blacklist will take ah, hindi. Akala ko pwede niya i-dive sa may bottom lane. Yata magandang biniburst ng AP Bren. Mga kalahat yun ay buhay, by the way. Nakatago yung sa Suwi. The rest of the players sa Blacklist International. Op, teka lang. Saglit, nawala yung screen. Pero ayun, Violet Sun. Double hila. Killing spree si Super Marco. Pero mag-counter go dito this time. A Blacklist International. Mga wala na mula doon ngayon. Sino Rally J? Sino makakuha ng Lord? Libre lang para kay Kyle Daisy. Susubok si Edward dito. Tatko na sa side ng Blacklist International. At ngayon, sinusubok na lang ni Edward lahat. Tumatak mo si Rally J. At umuburst stage sa debut. Edward running for his life. Takbo, Edward, takbo. Hinahabol ngayon ni na Kyle. Sumisigaw ang AB Brand ngayon at tapusin. And double pa ang laban na to. Si Agent Zero, pinitan. Ito na, nagbabalik na tayo sa ating laban. Pwede kamatok dito sa may middle lane again. Agent Zero lang ang nandito para dumepensa. 10 seconds para kay Haji. Kakayanin pa ang depensa. AB Brand, they want to finish the story. Final blow coming in from Edward. Pero masyado na ang masakit. And from Mas Pinas lakas, ang pinalakas! AP Bren, ang kampiyon sa APL Philippines! This trophy is rightfully yours. In 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, your APL Philippines Season 12 Grand Champions, AP Bren! Itutuloy yata at hindi ire-reset. Astral Echo ginamit na ulit. Pero mapupunta pa rin kay Cardi City ng Lord. Look at Super Marco. No, pinagkalmot-kalmot lang. Dito ni Very Cutie at hahabulin pa nga dito si Few sa may madalikod. Makakamalitan at mahanap pa nga dito. 3 players down para sa Falcon Safety Bren and Team Liquid Echo. Meron pang Lord. Namayag. Okay. Kakayanin ba talaga wow. Si Fuel? Makakakuha niyan. Pero heavy spin pero walang maiipit doon. Flicker out para kay Ogwen. Dadating na si Benic Unit pero pa-conceal. Alright. TC ang target nila pero may kalinga doon sa ilalim ng Torre. Bulaga yata. Nasa na ba? Bulaga! Sabi ni Sanford at meron pagsuntok sa ilalim ng Torre. Hindi na yata nila patatakasin pa. Halaka! Sa ilalim na talaga ng Torre ay may double kill pa para dito sa side ng Liquid Echo. Astral Echo, ginamit na rin dito ginawa ang Fury pero meron counter ba? Ito na si Super Marco, meron mga sibat para sa kanya. Cardi si makukuha nila at aalis. Ito na yung disiplina sinasabi natin. Okay na raw dahil may nakuha na siya. Oh! Ito Brent, pero sakto kay Sanji. Kanina pa daw kasi nagta-diversion play. Bullseye! Pinulsay ni Super Marco. Huli ka pero di ka kulong. Crucial pick-off! At doon sumigaw ang high! Makikita na nga natin dito, meron pang heavy spin para sa kanila. Si Kyle Tizzy naman ngayon makakakuha. Kinapit okay. Yung flicker tapos merong onward sana. Pero nga lang walang earth shatter habang si Sanford aalis with a vengeance. Oh! Oh! Kinamit pa yung purple pop! Makakaalis pa siya! Sanford with a shake and bake! Shaken and bacon! Nakakaabo yan, kaya nagamit yung gold seal. Hero daw muna, meron petrify. Pero Kyle Tizzy kinamit dito yung kanyang heavy spin. Si Fiu nakatutok lang na ginamit dito yung Feathered Airstrike. May iwan si Kyle Tizzy. Nadamay pa doon sa final slash. Kaya naman si 4D ang makakakuha ng double kill. Marco, Marco! Pa, nagkakatapatan na at tuloy-tuloy ngayon Marco. Ang pressure na ibinibigay. Pero sabi ni Super Marco, hindi pa tapos! Pero tatapusin na ni Sanji. Meron pa siyang minion wave. I think this is endable. Endable pa to. Pag nasa gitna yung minion wave, tapos 20 seconds. It's over! Sanji! Ito na yata, kaya-kaya! At makikita natin ngayon this na sa magtatapos ng storya na pinakamalakas! Isa lang ang mananatiling matikas at nasa taas! Team Liquid Echo! Ang kampiyon ng APL Philippines Season 13! This marks the end of the fight para sa tagumpay of APL Philippines Season 13. In behalf of the entire APL team's talents,